Siyempre, may kasama tayong tatlong Pop Talk reviewers para husgahan ang tatlong Filipino restaurants natin. Ang ating expert ay isang noted chef, host, columnist at book author, Chef Sharwin T. Ang ating celebrity reviewer, ang Kapuso comedian na si Divine Tetay. At ang ating ikatlong reviewer mula sa Komisyon ng Wikang Filipino, si Roy Rene RR Kagalingan. Gaya ng dati, ang criteria na gagamitin ng ating reviewers, food, place, price. Maligayang pagbati. Atin nang simulan! Ang Cali Preciosa Seafood Dampa Palutuan ang isa sa best-kept secret food havens sa Pasig. Isa itong interactive resto kung saan kayo mismo ang pipili ng mga seafood at magsasabi kung anong klaseng luto ang gusto nyo. Go Pinoy! Pinoy na Pinoy tayo ngayon sa ating episode sa Pop Talk. Mga Kapuso, ito ay Cali Preciosa. We'd like you to try their crispy kangkong for only 250 pesos. Kangkong siya, syempre. Ito naman ang kanilang butter garlic shrimp. 500 grams niyan to 1 kilo between 575 and 1,000 pesos. Okay, dig in. Ako, one cup of rice lang ako talaga. So, gano'ng kalaki yung cup mo? Ito po, yan. Ganito po yung cup ko, yan. Okay na. Pwede rin sabihin ako, ano lang, isang kutsara lang, pero yung sinasabit sa dingding. Oo, yung ano, yung malaking, yung mitinidor, yeah. Yung very bagyo. Ay, may ganun din kayo. Itong dish na ito, relatively new eh, na pumasok sa eksena, di ba? Yung parang late 80s, 90s lang natin na-encounter. Pero how very innovative and ingenious of the Filipino, di ba? To even come up with a dish like this, to make your lowly kangkong, your humble kangkong, more exciting. Ayan, may kasabihan din tayo, kuya. Tony, pulutin ka sa kangkungan. Ako, I don't mind kung ganito yung lalanding ang kuno. Crispy kangkungan. Pulutin niya. Pulutin ka sa crispy kangkungan. Yeah. So frying, it's really in the technique. Eh. Kailangan talaga na tama yung temperature mo at saka hindi mo ino-overload yung pan. Okay. Para that way, lahat paglabas, every piece is crunchy talaga. Ano masabi nyo sa hipon, guys? Tama nga po, nanonote nila. Normally kasi pag ganito, di ba, yung, I don't know, I just love the brown sauce. Because sometimes, di ba, when they serve it, like yung mantika na from the butter, yun na nandun. Although I like that also, but the brown sauce is, you know, a little extra sa akin. So, this is gonna make me eat sobrang daming kanin lalo. I think it helps kasi na hindi siya masyadong matamis. Na may maganda yung balance ng alat at saka tamis. Pero ganda yung sinabi ni Chef na tungkol dun sa contrast, no? Dapat natin sa Filipino parang talaban. Sa isang account dati nung naengkwentro ng mga Espanyol yung mga ninuno natin sa Visayas, sabi nila parang masyadong extremes daw yung pagkain natin. Kung maasim, di ba, yung mga kilaw, ganyan. Kung sa kultura rin kasi, pwedeng, ano eh, ito yung hindi rin magandang minana natin na mano natin sa mga Espanyol, yung mentalidad ng pista. Oh. Na buong taon ka maghihikahos, tapos isang araw dun sa isang taon na yun, di ba, tatanggapin mo lahat ng bisita. At kaugnay na rin yan ng ugali ng hospitable. Mm. Kasi sa amin kasi gusto namin baguhin yung mga halagahan na hindi hospitable yung mga Pinoy. Wala nga tayong salin dun eh. Diba, ano ba yung Filipino talaga para sa hospitable? Diba, hospitable? Eh, Espanyol yun. Tinuro rin nila yun sa atin para tanggapin natin sila. Correct. Diba, yung na-condition tayo na gano'n. Kalma ka lang muna, RR. Nagsisimula pa lang tayo. Mayroon tayong baked tahong with cheese, 290 pesos hanggang 430, depende sa gramo o kilo. 500 grams, 290 yan, hanggang 1 kilo. Ito ang kanilang sariwang pinaputok na tilapia. Tilapia stuffed with onions, tomatoes, garlic, ginger, and seasoned, syempre, to perfection, ika nga. Isang tahong, isang sagot. No. Oh, ayun, gusto ko yun, isang tahong, isang sagot. And I would like to know. Mukhang may nabubuong Pop Talk love team dito, ha? Ang sarap ng tilapia na yung meat niya sobrang tender, hindi overcooked, so and I think kalalabasan din yan ng cooking method, no? Kasi pag niluto mo siya in foil, parang mas gentle yung luto eh. Mas, kumbaga sa pagmamahal, mas gentle din yung pagmamahal. Sarap, sariwa. Gusto ko yung pag mayroong gulay, di ba, mayroong kamatis, sibuyas, di ba, yung ilakan lumilevel up yung flavor ng isda. Diba? Masarap pala tahong. Hindi ako makain nito, Brad. Eh. I mean, ever since ngayon lang, napakain mo ako ng tahong. Pop Talk! Tahong is love. No, pare, masarap yung tahong. Yan ang gusto ko sa'yo. Kain ng tahong. Iba yata ang epekto ng tahong sa ating celebrity reviewer.
pala siyang ano, chef, yung sa lahong, mga clams, yung, di ba pag kumakain kayo, meron siyang, yeah, yung sinasabi ni sir na yung aroma, yung parang may dagat, something na. Sa iba, hindi nakaka-off sa iba yon. Lansa. Kahit sa Talaba, ganun din eh. Gusto ko, yun yung lasa ng dagat. Ito ang kanilang sinigang na salmon. Kapag nagpunta ka sa ibang region, anything intrinsic to the region, yun ang gagawin nilang souring agent. Halimbawa, mga Bisaya, mayroon silang batuan. Yun, di ba? Or kamyas. Oh, marami pwede rin kamyas. Ngayon, yung mga proponent ng modern Filipino cooking, di ba? Mayroon na silang hilaw na mangga. Bayabas. Or bayabas, medyo matagal-tagal na. Eh. Bata pa tayo, nagbabayabas sa tayo. Iba, santol. Yes. Di ba? So, huwag kayong magtaka kung maka-encounter kayo. Pag gagawa ka ng sinigang, huwag ka nang mahiya sa asim, di ba? And that's why I really like this dish, no? Kasi nandyan ka na rin lang, nagsisinigang ka na, gawin mo ng maasim. Ito ang sinigang na nag-commit sa sarili. Yun, correct. Mag-commit ka. Oh, yeah, nag-commit siya. Sinabi niya sinigang daw siya, title na sinigang. Sinigang nga. Kasi pwede kasi parang ano yun, sinigang ka ngunit kulang. Oh. Di ba? Parang ganun. No, I feel good. Yeah. Wala, dinaig niya yung kape. Nagising ako sa kanya eh. So every morning, sinigang na salmon. And this time now we have yeah, adobong buset, of course. Classic squid dish cooked in the Filipino adobo method with soy sauce and vinegar sauteed with garlic, onions, and ginger at napakasarap. For me, perfect kainin to sa date. First date. So yeah, para magkakilala na kayo talaga. This one naman, we have the sweet and savory, choose among the parentheses, crabs. 800 pesos po, half kilo, 1,550, 1 kilogram. Itong simple lang, di ba? Pero di ba yung bulb, yung sack niya ng tinta, di ba? Nang pagkinuha mo talaga, ang lakas makakulay, no? Sobrang talaga, itim talaga eh. Saka, simple lamang, suka lang ilalagay mo, di ba? Season it simply, okay na yun. And I think na-appreciate ko talaga yung addition ng chili, no? Yung chili pepper. May habol na konting anghang sa dulo. Yeah, just a little kicks. Definitely, parang lalong nabuhay yung lasa nung adobo. Kasi may konting anghang sa dulo. Yung texture nung pusit, masarap. Kasi minsan, di ba, parang they overcook it, medyo rubbery na siya. Ano yun? Ang tawag doon? Opposite nito. Huh? Puro ko talaga kalokohan nila ganun. Ito na ibig. Pusit, opposite. RR talaga, oh. Last mo na yan, ha? Okay, crabs naman. Kayo nang bahala riyan. Actually, sa presyo niya, mura na siya. Kasi sa iba, mas pricey pa. Tapos, ang dami din niya. Sa akin, merong yung init sa dila. Agad, immediate na... na dadampi agad sa dila mo. Yung init na yun. Tapos... Because of the chilies. See? Tapos yung paano yung... Sa akin yung ano, hibla nung crab talaga yung ano yung the meat, yung fiber. Oh, pag nasa bibig mo na. Husay, oh. Ang ganda ng kulay, oh. Ang ganda, nanda. Surf ng crab. Pa. The meat is like tender siya pero hindi yung sobrang lambot, no. May laban pa. So ibig sabihin perfectly cooked. Yung sabaw niya na, sarap sa kanin. Sarap ng sauce. Ito ang leche flan. Mabibinari sa halagang 165 pesos, may panghimagas ka na. Yan, ito sa ito, ito sa akin. Ito ang isa sa paborito ko, all time na paborito ko. Very smooth, very creamy siya, no? Ganda ng pagkagawa. Ang Calle Preciosa ay matatagpuan sa Dr. Sixto Avenue, Kapasigan, Pasig City. Maraming salamat, Calle Preciosa. Magbabalik ka, Pop Talk. Go Pinoy!